ito mga kababayan, magandang ano, proposed bill na inintroduce in Congress by Congressman ano, Paulo Duterte, yung anak ni President Digong, saka ni Congressman Eric Yap. Bill orders government to buy locally produced crops, lalo na sa mga relief operations anya, kasi based sa experience, yung mga ginagamit sa relief, mga imported pa. Yung bigas, galing sa Vietnam, galing sa Indonesia, galing sa India. Pati ba naman noon? So, kailangan na niya, may stocks tayo ng mga locally produced na mga crops. At bibili ng gobyerno, yun ang magiging buffer stock natin. In case of calamities, yun ang gagamitin natin sa relief operation at tulong na rin sa mga farmers. Excellent. Di ba? Kaysa yung mga farmers, nag-produce sila ng, ano, ng marami, pagkatapos, problema nila yung paano i-dispose, yung market. O, di yung market, yung gobyerno na mismo. Di ba napakaganda nito? Congratulations sa inyo, mga congressmen. Two legislators on Thursday filed twin bills na nagmamando mga kababayan sa ating gobyerno na mismo na siyang siya yung bumili ng mga locally produced agricultural crops and set up palay drying facilities nationwide to boost the farmers' incomes and help attain the country's struggle for food security. Yun ang ngayong dapat gawin natin. Congressman Paulo Duterte ng Davao City and Eric Yap of Benguet nag-file ng House Bill 3382 which aims to ensure that the national and local governments will source out food for the relief and school feeding programs from local farmers. Pati yung nakaplano na mga feeding programs para sa nutrisyon, hindi ito yung kay Angat, ano, Angat Sarili. Ay, ano nga ba yun? Angat Upuan. May feeding program kasi yon. Iba naman yon. Hindi yun required under the law kasi local governments and national governments yun minamanduan dito. Di ba? Iwan ko kung ano, sasakupin pati mga NGOs. Ay, NGA pala. NGA. Complementing this measure is House Bill 3383 which seeks to appropriate funds para sa pag-establish ng nationwide modern rice drying facilities that will be accessible to farmers for free. Dapat libre anya. Para maiwasan na po yung drying, palay drying po sa mga highways dito sa amin po. Also, tapos may mga nakaharang na bato, mga malalaking bato para hindi daanan ng sasakyan. What? You see? So, kailangan doon mismo sa barangay, may facility sila. Mayroon ng mga mangilan-ilan, yung mga drying facilities, pero hindi sapat. So, kailangan na niya, ma-establish yan. Kailangan may fondo, siyempre. Duterte and Yap told reporters that these two measures support the government's priority goals of revitalizing the country's agriculture sector in fighting hunger, especially among school-age children. Pag ganito yung mga ano, approve ka agad. Ganito yung mga measures po na pinapasa in Congress. Dapat talaga. Kaya nga may ano, may meeting lagi. Di ba ganon? Yung presidente, the executive and the legislative branch ng ating gobyerno, dapat may meeting of minds
at actual meeting para magka-meeting of minds. Sasabihin niya, yun ang laman ng SONA. That's the reason why we have a SONA, para yung mga priority bills ng ating Pangulo para sa kanyang administrasyon, mailatag niya. Doon magka-craft, mga kababayan, ng mga batas in support doon sa mission, vision, in goals, programa ng Pangulo, yung batas na isusulat, gagawin ng mga congressmen and senator natin. So maganda po ito. It is only fitting to put our farmers first when attending to our countrymen's urgent need. Tama! For subsistence, as our farmers are considered as the nation's first responders in fulfilling our food requirements, hindi yung aasa tayo sa importation from India, from tinutulungan natin yung mga farmers ng ibang bansa eh. Kasi madali lang, anya, yung bumili. Kasi tuni-tunilada, dito kasi kapag bibili ka, mahirap man talaga, magtsatsaga ka kasi sa pamimili sa kanila. But it will be, you know, be easier kung may mga organized cooperatives na tayo, di ba? I-strengthen lang yon na maging active muli. So we deal with cooperatives. Yung mga cooperatives na mismo ng mga farmers, sila yung ano, sila yung nakikipag-deal, transacting with government. Isa mo na lang yung kausap. Sa isang lugar, isa na lang yung kausap. Di ba? At may mga buying stations na ilalagay yung mga tawag dito, yung mga taga National Food Authority, kung saan accessible to the farmer cooperatives na dalhin. Dapat ganon. Huwag na ninyong pahirapan pa yung mga farmers kasi dati na silang hirap. Hirap yung trabaho kasi mabigat. Hirap yung hanap buhay ng mga farmers. Pagaanin na ninyo. Kayo na mismo yung pumunta doon sa kanilang lugar. Eh kayo, nagpaka-aircon kayo dyan. Ang mga nasa gobyerno, nasa opisina, nagpaka-aircon kayo. Pag December, may bonus kayo. May bigas na, di ba? O ngayon, bibigyan pati yung mga teachers yata, bibigyan ng bigas. O, galing yan sa mga farmers. Yan ang pinagtrabahuan ng mga pinagpawisan ng mga farmers. Then, pati yung mga government personnel yata, parang yun ang narinig ko eh. Lahat yata bibigyan. Yung farmers, wala. Di ba? Unfair. They're feeding the nations. They're feeding the Filipino people. Pero yung pagbigay natin ng importance sa kanila, medyo hindi kasing hindi parihas ng pagbigay natin ng atensyon sa ibang mga workers, lalo yung mga nasa gobyerno. Panahon na nabigyan natin sila ng halaga. So, yun po mga kababayan, ang sabi dito sa balita. This bill does not aim to derail fair competitions. Baka magreklamo yung mga negosyante in terms of foreign trade and importation, but to support the produce of our own. Paliwanag mga kababayan ng dalawang congressmen sa pagpasa ng House Bill 3382. Di ba? They recall that at the height of the pandemonium, itong mga farmers came to the rescue of poor Filipino families sa pamamagitan ng pagdala ng kanilang mga
mga produce at ibinigay free. Nakita ko 'yon. Yung galing doon sa mga sa ano sa Benguet. Pati yung mga taga Pampanga na mga tawag dito, Aitas, Pampanga man, Zambales, mga Aitas, nagbumaba sila ng bundok, dala yung mga kamote. Di ba, nakakatuwa mga kababayan ng ganong, ano, ganong pagpapakita ng pagmamalasakit sa kabila ng kanilang kalagayan na sila ay mga mahihirap. Pero nagawa nilang magkawang gawa, truck-truck na mga kamote, dinala doon sa Metro Manila, pinamigay free. Dami namin na niyan ito. Kayo nagugutom dito sa lungsod. Pinunta nila yung mga squatters area, nag-distribute ng kamote, gulay, etc. Nakakataba ng puso yung ganong gawain, mga kababayan ng mga kapatid nating Aitas. So yon mga kababayan, bilang pag ano, pagtanaw ng utang na loob din sa kanila. Under House Bill 3382, national government agencies in the local government units are mandated to prioritize the purchase of produce from farmers in implementing the respective relief in school feeding programs. Prioritizing the purchase of local produce shall mean the exhaustion of all available and applicable local produce at the most reasonable and practicable cost before resorting to imported or foreign produce. Sabi po na sabihin, ubusin muna yung dito, bilhin ng gobyerno mismo, the local government and national government, para makatulong sa kanila. Before na kunubos na di, wala na. That is the time na ano, di mag-import, kasi kung may pangangailangan pa yung mga tao para sa relief, para sa kanilang pangangailangan sa pagkain. So that is consistent, mga kababayan, sa ano, programa ng ating ano, sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? That way, ma-inspire natin sila na magtanim ng magtanim upang mabuhay. Magtanim, magtanim, magtanim upang mabuhay. Ang ganda ng kantang yon. Noong elementary, laging kinakanta namin yan. Ngayon po, mag-TikTok, mag-TikTok. Yung mga kabataan, pati mga teachers, mag-TikTok, mag-TikTok, mag-TikTok para sumaya ang buhay. Congrats sa inyo na dalawang congressmen. Wag alang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapaid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum sa mukha. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.